At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na, Seafood Chapter 1056. So ayan, ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ayan lang naman po at ulit, ay maraming maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagtatapos ng pagdiriwang sa May Flower Capital. Pero kasabay nito ay naging ganto naman na yung sa sitwasyon nito ni Raizo at saka ni Shinobu. So parehas na natuyot itong dalawa at dahil nga yan sa atake na ginawa sa kanila ni Aramaki. So dito sa time na to ay tinanggap na ng mga scabbards natin na si Kaido talaga yung dahilan kung bakit hindi inaatake o bakit hindi ginagera sinusugod itong bansa ng Wano. At so ayan, habang ginagamot na itong dalawa si Raizo at si Shinobu, ay dito biglang labas na itong si Kinemon at talagang humihingi siya ng tawad dahil wala siya nung time na to nung kinakalaban ng mga scabbards itong si Rokugyu. At itong si Kinemon, nandoon siya sa Kuri kasama niya si Churu. So ibig sabihin, lumalove life itong si Kinemon nung time na nakikipaglaban itong mga scabbards. So kaya talagang hingi ng sorry ng marami dyan itong si Kinemon sa kanila. Pero dito ay sagot na salita itong si Neku at ang sabi na nga dyan na okay lang daw yun, hindi yan may iwasan ni Kinemon eh. At saka isa pa ay minimal lang naman daw yung damage na natamo nila dahil yan sa tulong nga ni Momonosuke. So proud etong si Neku dyan na sa adult na Momonosuke natin ngayon. At so dito na kinamusta ngayon nila Neku at nung ibang scavengers pa si Churu. So dito sagot etong si Kinemon at ang sabi niya nga dyan na ganun pa rin pagkalipas ng 20 years, ay talagang ang ganda-ganda pa rin daw ni Churu. So medyo nakikilig-kiligan lang dito etong mga scavengers natin. Pero pagkatapos nga dito sa kilig mo ay dito balik naman sa side nga ni Neku at saka nga ni Inu dahil ipinatawag na nga nila dyan etong si Carrot. So dito dating na etong si Carrot at dito sinabi na ng dalawa ngayon na etong si Carrot na yung mamumuno dyan nga sa Minx tribe. So nung una biglang oo lang dyan etong si Carrot. So medyo hindi niya pa pinag-iisipan, masaya pa siya. Pero nung ma-realize ni Carrot na siya yung magiging next leader ng mga Minx tribe, ay dito na todo tanggi etong si Carrot. So sinasabi niya na ayaw niya kasi nga masyadong malaking responsibility yan, hindi niya kaya at parang hindi pa siya suited para nga maging leader ng Minx tribe. Pero dito sagot etong dalawa, si Neku at saka si Inu, at ang sabi nila na yung mga na-experience neto ni Carrot sa paglalakbay at saka sa mga pakikipaglaban ay enough na nga raw yun para siya yung maging next leader ng Minx tribe. Pero sagot pa rin dyan etong si Carrot at ang sabi niya nga dyan na marami namang mas malakas kumpara sa kanya. At so dito labas na etong si Cecilia at ang sabi niya nga dyan na tama daw etong si Carrot pagating dyan. Pero tuloy-tuloy pa rin nilang poprotektahan etong bansa nila. So dito labas na rin etong si Wanda at ang sabi niya nga dyan na susuporta niya bilang bagong leader etong si Carrot. At saka isa pa, etong si Carrot daw eh yung nagdadala ng will ni Pedro dyan sa puso niya. So dito na remind ulit etong si Carrot pagdating dyan patungkol kay Pedro at yung will nga neto ni Pedro. At so dito na tinanggap ngayon ni Carrot yung pagiging leader ng Minx tribe. At by the way, ay dito nga sinabi na rin eto ni Neku at saka ni Inu na magpapaiwan sila dito sa bansa ng Wano para naman protektahan etong si Momonosuke at bilang mga samurai nga ng mga Kozuki. So kasi diba etong mga to sila Neku at saka etong sila Inu, mga samurai nga yan ng Kozuki clan. So ifufulfill nila ngayon etong duty nila dito naman sa banda kay Momonosuke. But then after nito ay talo naman yan dito sa may side naman ni Sukiyaki. So dito naman ay kinausap na neto ni Sukiyaki etong si Momonosuke at saka si Hiyori. At nagtapat na nga rin this time etong si Sukiyaki at sinabi niya na siya yung tatay ni Oden at yung lolo netong dalawa. So dito todo sorry din etong si Sukiyaki dahil nga sa nangyari dito kay Momonosuke at saka kay Hiyori. Pero dito sa kabilang banda ay natutuwa etong si Momonosuke at saka nga si Hiyori kasi nga ang sabi ng dalawa dyan ay patay na yung pares na magulang nila. So wala na silang relatives. Kaya nung malaman nila na etong si Sukiyaki yung lolo nila buhay pa, ay masaya sila kasi nga kahit paano may isa pa silang kadugo na buhay. So kaya etong si Hiyori ang sabi niya dyan na huwag mag-sorry etong si Sukiyaki, okay lang daw yun at masaya sila na buhay nga etong si lolo
ulo nila. So walang issue para dito sa dalawa, kay Momonosuke at saka kay Hiyori. Happy-happy lang sila dyan. Pero dito naman sa kabilang banda, kay Kawamatsu, ay napansin niya nga na may kakaiba, may kakatuwa dito sa blacksmith na si Hitetsu, at parang kinukutuban siya na eto ngayon si Sukiyaki. So habang dito naman sa kabilang banda kay Kinemon, ay hindi niya nga napansin, wala siyang idea na etong si Hitetsu nga ay eto yung tatay ni Odin na si Sukiyaki. So ganun pa rin, parang dito kay Kinemon, siya lang yung bukod tangi yata dyan sa mga scabbards na hindi nakapansin na etong si blacksmith Hitetsu ay siya yung tatay din ni Odin na si Sukiyaki. Pero dito ay may request pa etong si Sukiyaki, at ang sabi niya nga dyan na matanda na nga raw siya, at kapag naging maayos na lahat dito sa bansa ng Wano, ay gusto niya na nga rin daw mag-retired, at gusto niya na walang makaalam ng existence niya dito sa mga tao ng Wano. So gusto na lang manahimik nito ni Sukiyaki ang ibig sabihin. Pero after nga dito sa pag-reveal ni Sukiyaki ng totoong pagkatao niya, ay talo naman yan dito sa may side na nila Luffy. At dito nga ay pinag-uusapan na ng mga to yung patungkol sa Pluton. So dito nagulat si Franky, kasi nga hindi niya ina-expect na yung Pluton nandito mismo sa bansa ng Wano at nag-e-exist yan. So dito tanong eto ni Robin si Luffy kung gusto raw ba ni Luffy na mapa sa kanila yung ancient weapon na Pluton. Pero sagot etong si Luffy, at ang sabi niya nga dyan na ayaw niya raw niyan. So syempre knowing Luffy, hindi niya talaga papansinin yan. So ganun din yung response nito ni Robin. Sabi niya nga dyan, sabi na nga ba ayaw ni Luffy nun. Pero ang tanong nga ni Robin dito ay bakit kaya gustong i-release ni Odin yung ancient Pluton na yan. So dito habang nag-uusap-usap etong mga to, ay nakikinig na pala dyan etong si Caribou. So naka-sneak na naman dyan etong si Caribou, at ang sabi niya nga dyan, nung una Poseidon yung mga pinag-uusapan ng mga to, tapos ngayon naman Pluton naman yung inaatupag ng mga Straw Hat Pirates na to. So kaya nga katulad kahapon ay dito nga binanggit na neto ni Caribou na kailangan i-report niya na yan dito sa tao na to. So hindi nga ni-reveal dito kung sino itong pagre-reportan ni Caribou, at kung sino itong parang boss niya na nga na to. But anyways, ay habang nag-uusap-usap nga itong si Luffy patungkol dyan sa ancient weapon na Pluton, ay dito biglang labas na itong si Shinobu at saka itong si Otama. So dito naging sexy na ulit itong si Shinobu. So naka-recover na siya ng konti eh. Pero ayun nga, slim na itong si Shinobu, at itong si Otama, ang sabi niya nga na apprentice na siya neto ni Shinobu, at nagpa-practice na nga siya ng mga ninjutsu. So ngayon kapag lumakas-lakas ng araw, itong si Otama, ang sabi niya kay Luffy ay gawin daw siyang nakama o kasamahan neto ni Luffy. So dito sagot itong si Luffy, at ang sabi niya nga dyan, oo sige, basta matuto lang itong si Otama ng ninjutsu at lumakas siya, ay kukunin siya neto ni Luffy, sasama siya bilang nakama o kakampinga neto ni Luffy. But then ay after nga neto ay talo naman yan dito sa side ni Momonosuke. So dito naman ay pupuntahan ni Momonosuke si Zoro para nga humingi ng tulong o magpaturo kay Zoro pagdating nga sa paghawak ng espada. Pero hindi na nakita natin ni Momonosuke si Zoro at saka pati na etong buong Straw Hat Pirates natin. So dito todo hanap na etong si Momonosuke, pero ang nakita niya lang dito ay etong si Hiyori at saka etong si Otoko. So dito sinabi na ng dalawa na wala na, umalis na etong sila Luffy, at hindi nga yan sila paanam dito kay Momonosuke. So si Kinemon ganun din, hindi niya napansin na etong sila Luffy umalis na. At so pagkatapos niyan ay balik na nga tayo dito na sa tatlong kapitan na to. So eto nga yung kahapon na nag-set sail na nga etong tatlo na to. Pero bago nga umalis etong tatlo, ay sinasabi na ito nilo kay Luffy na ibahin ni Luffy yung schedule niya ng pag-alis, kasi nga hindi na sila magkakampi ngayon. So dito ni-reveal na na etong si Lo at saka etong si Luffy, yung alyansa nila ay wala na, buwag na. At ang sabi nga dito nilo, magkalaban na sila ngayon. At so sagot lang dyan etong si Luffy, at ang sabi niya nga dyan na hindi niya babaguhin itong schedule nila ng pag-alis, kasi nga eto talaga yung araw eh na napag-decision nila na talagang aalis na dito sa bansa ng Wano. Pero ang problema dito, dahil itong log post ay tatlong ang ruta yung ibinibigay sa kanila. So dito dapat mamili itong tatlong kapitan kung saan sila dadaan na ruta, at saka dapat hiwa-hiwalay sila syempre. So etong si Law, napili niya dadaan siya dito sa may ruta ng Northeast. Pero etong si Kid at saka etong si Luffy, sabay sila sumigaw, sabi nila dun sila sa may East. So nagkaparehas pa ng gustong daan ng ruta etong si Kid at saka si Law. So kaya dahil dyan ay nagbunutan etong dalawa kung sino yung dadaan sa kanila sa East, at etong si Kid yung nanalo. So dito sabi nga ni Luffy, yung kuno siya, dapat hindi siya
natatalo sa mga ganyan. So dito si Kid sagot siya, sabi niya nga dyan na aba-aba, talagang nakuha sabihin ni Luffy na yonko siya. Pero ang talagang kinaiinis dito ni Kid ay bakit nga etong si Buggy yung naging yonko, sabi niya ganyan. At so dito na nga pinakita na etong si Buggy, si Mihawk at saka si Crocodile ay magkakasama na nga sila at meron na nga silang organization na tinatawag na Cross Guild. So dito nagulat etong sila Luffy, sila Zoro na bakit daw ganun, bakit parang under pa neto ni Buggy etong dalawa, si Crocodile at saka si Mihawk. So si Zoro ay medyo hindi siya naniniwala na etong si Mihawk under lang neto ni Buggy. Pero ang sabi nga nila dito na kung under ni Buggy etong dalawa, si Mihawk at saka si Crocodile, ay talagang dapat lang daw na etong si Buggy may point kung bakit siya ginawa na yonko ganyan. At so dito na nga sinabi na etong sila Buggy, naglagay na rin sila ng bounty dyan sa ulo ng mga Marines. So kaya nga dito sabi nga ni Kid ay mag-iingat na yung mga Marines ngayon, kasi kahit yung mga civilians ay pwede nang huntingin etong mga Marines kasi nga may bounty na sila. So medyo magkakagulo-gulo na nga rin yung buhay ng Marines dahil na dito sa mga pinagagawa nito nila Buggy. But then ay dito sa kabilang banda, etong si Law, nag-abot siya ng kopya ng Poneglyph dito naman kay Kid. So ang sabi nga dito ni Law na dapat din daw na may kopya etong si Kid nga nung sa Road Poneglyph, kasi nga lahat naman sila yung nakipaglaban dyan nga kala Kaido, kala Big Mom. So kaya talagang may rights etong sila Kid na magkaroon nga ng kopya ng Road Poneglyph na yan. Pero sagot na dito etong si Killer at ang sabi niya nga dyan, kung talagang magseseryoso sila o seseryosohin nila yung pagkipaggera dyan sa paghahanap ng One Piece na yan, ay gusto raw ba neto ni Kid na hanapin ni Killer yung lalaki na mayroong birthmark. So yung lalaki na yung tinutukoy nila na may birthmark, seemingly may hint yan eh patungkol dun sa One Piece na treasure. So kaya mukhang yan yung next na target neto nila Kid. So yan yung hahanapin nila. So itong si Luffy, wala siyang idea kung sino yung tinutukoy nila na lalaki na may birthmark na yan. Kaya tatanong-tanong si Luffy dyan kung sino nga yung may birthmark na yon. But then after dito, kay Law, kay Kid at saka nga kay Killer, ay talo naman yan dito kay Yamato. So ito nga yung kahapon na nakita na na itong si Yamato nasa may tuktok na wanda dun siya sa may roof na ng kastilyo at kumanangan patakbo etong si Yamato papunta dyan sa grupo ni Luffy. At ang sabi niya nga dyan, oras na para sumama sa paglalayag neto ni Luffy. At so dito ang sabi nga ni Yamato na nakapag-decide na siya na kahit saan pumunta etong si Luffy at saka yung crew niya ay sasama siya, at ngayon ay mabubuhay na nga siya ng katulad ni Kusuki Oden. At then after nga nyan, yes yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. At so ayan, ay hintay-hintay lang guys para sa update nito ng One Piece natin. At ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.